Nalasing ako sa salo-salong naganap sa bahay, birthday at graduation ni Regan. Kinabukasan, Tito Makoy, nagising ako sa ingay ng mga alaga naming baboy sa likod ng bahay. Masakit ang ulo ko, may hangover kaya nagngingit-ngit na naman akong bumangon sabay katok ng malakas sa kwarto ni Regan. "Regan, buwisit ka talaga. Bumangon ka nga dyan." Pasigaw kong tawag sa kanya, Tito Makoy, sabay kalabog sa kanyang pintuan. Galit na galit ako dahil wala talagang kadaladala ang batang ito. Nakatikim pa lang siya sa akin kagabi, naghahanap na naman yata ng sakit ng katawan. "Regan, buwisit ka talagang bata ka. Bumangon ka dyan." Pasigaw kong tawag sa kanya, Tito Makoy, sabay kalabog sa kanyang pintuan. Pero walang sumasagot at walang nagbubukas ng pinto. Kaya binuksan ko na ito. Wala si Regan sa kanyang silid. "Pisting bata to. San kaya na naman nagpuntang batang yan?" Wika ko, Tito Makoy. Dahil sa ingay ko, bumangon na lahat ang nasa bahay, ang mga anak ko at ang asawa ko. Nagtitinginan kami, Tito Makoy. Wala si Regan. "Ano ka ba, Marcelo? Hindi ka ba talaga pwedeng magsalita ng mahina?" Galit na wika ng asawa ko, Tito Makoy. "Eh, nasan bang magaling mong anak? Ang iingay na ng mga baboy, hindi pa niya ginagawa ang obligasyon niya kung nasaan ka agad naglalakwat siya." Wika ko, Tito Makoy, na galit na galit talaga. Galit ako. Sa galit ko, Tito Makoy, wala si Regan sa kanyang silid. Ako na lang ang nagpakain ng mga baboy. Pero oras na bumalik si Regan, tatamaan na naman ito sa akin. Tito Makoy, lumipas ang maghapon at dumaan pa ang isang araw. Walang Regan na bumalik sa bahay. Nag-umpisa ng mabahala ang mag-iina ko, Tito Makoy. Pinuntahan na ang bahay ng mga magulang ko, maging ang bahay rin ng mga magulang ng asawa ko. Pero pareho sila nagsasabi na hindi raw pumunta doon si Regan. Ang asawa ko tiningnan ang silid ni Regan at nakita niya na may mga gamit si Regan na nawawala. Meron pa rin namang mga gamit dito pero yung mga hindi makakalaga. Sa akin, Tito Makoy, wala lang kasi alam kong babalik yun oras na kumalam ang sikmura sa lansangan. Babalik yun, Tito Makoy. Yan ang nasa isip ko. Lumipas ang ilang linggo, wala pa ring bumabalik na Regan sa bahay. Napilitan ako, Tito Makoy, na magtanong sa katrabaho kong si Ed. Baka sakaling nagawi sa kanila o kaya alam ng kanyang anak kung nasaan si Regan. Pero wala ring alam ang anak ni Ed at nagulat pa nga ito nang malamang nawawala si Regan. Ang sabi ng asawa ko sa akin, Tito Makoy, mabuti na rin daw na wala si Regan sa bahay kasi walang malas. Kasi malas si Regan mula pa noong isilang ito. Alam ko, Tito Makoy, ang salitang iyon ng asawa ko ay patama sa akin. Dahil nga laging mainit at kumukulo ang dugo ko kay Regan. At palagi kong sinasabi sa bata ng harap-harapan ang kamalasan. Hindi ako kumubyo, Tito Makoy, para walang away sa aming mag-asawa. Lumipas ang mahigit na 4 na taon, walang bumalik sa aming Regan. Inimbita ako ni Ed ang kasamahan ko sa trabaho sa bahay nila kasi pagdiriwang ng graduation sa college ng kanyang anak, ang kaibigan ni Regan. Pumunta ako, Tito Makoy, at ang mga kasamahan namin sa opisina. Gabi ang handaan kaya pumunta kami doon pagkatapos ng trabaho. Alam mo na, Tito Makoy, tayong mga lalaki habang naghihintay, ang pampagana sa okasyon ay ang inom. Palaging inom muna.
Masaya kaming magkakatrabahong nagkaharap-harap sa isang mesa at nagkikwentuhan, nagtatawanan. Noong gabing dumating ang mga anak at asawa ni Ed galing sa graduation ceremony, nakangiting nagmano sa akin ang anak ni Ed na kaibigan ni Regan at kababata. Nakasuot pa ito ng kanyang toga. Paglapit sa akin, Tito Makoy, ng anak ni Ed, naamoy ko ang kanyang toga. Ewan ko po ba, parang biglang nanlamig ako. Bigla kong naalala si Regan. Nai-imagine ko na siguro kung hindi ito naglayas, malamang nasa bahay din ako sa ganitong oras. Meron din kaming salo-salong katulad nito dahil graduation niya rin. Sa unang pagkakataon, Tito Makoy, parang nangungulila ako sa anak ko. Parang gusto kong maiyak pero nagpipigil ako, Tito Makoy. Niyakap ko na lang ang anak ni Ed, sabay tinapik ko sa kanyang balikat at congratulations anak, sabay na bati ko sa kanya. Salamat po, Tito, sagot naman sa akin ang anak ni Ed. Ang pagdating mula sa graduation rites ng pamilya ni Ed, ang nagbagong bigla ng pakiramdam ko, Tito Makoy. Bigla akong natahimik, hindi katulad ng umpisa naming pag-iinuman, na maingay ako sa kwentuhan. Napansin ito ng mga kaharap ko, Tito Makoy, at nagtatanong sa akin kung okay lang ako. Okay lang? Okay na okay. Sige, kwentuhan tayo, sagot ko sa kanila, Tito Makoy. Subalit sadyang mahirap na magkunwaring okay ka kung hindi naman talaga okay. Kaya makalipas ang mahigit kalahating oras, nagpaalam na ako sa aking mga kasamahan, kay Ed at sa pamilya nito. Pagdating ko sa bahay, parang itinutulak akong pumunta sa kwarto ni Regan. Kaya pumasok ako rito, Tito Makoy. Siyempre alam ko, Tito Makoy, na wala si Regan, pero tumigil ako sa loob ng ilang minuto. Tito Makoy, umiiyak ako sa loob ng kwarto ni Regan. Hinahanap ko na ang anak ko. Umiiyak ako sa loob ng kwarto nito. Kaya nanatili ako ng ilang minuto at lumabas lang ako nang medyo okay na ang pakiramdam ko. Pinahid ko ang luha ko sa mata para hindi mahalata ng mag-iina ko na umiyak ako. Ang mag-iina kasi, Tito Makoy, nasa sala, nanonood ng telenovela sa telebisyon. Pero paglabas ko ng silid, nagtinginan sila sa akin. Hindi ako kumibo. O ano, gusto mo nang kumain? Kumain na kasi kami kasi ang tagal mo eh. Wika at tanong ng asawa ko, Tito Makoy. Kumain na ako doon kina Ed, sagot ko sa kanya. Bakit? Ano bang meron? Tanong ng asawa ko. Graduation sa college ng anak niya, sagot ko, Tito Makoy. Pakatapos naghilamos ako at nagsipilyo, pumasok na ako sa aming silid. Hindi na ako lumabas pa. Kinabukasan, Tito Makoy, araw ng Sabado, tinatawag ako ng asawa ko para mag-almusal pero hindi ako kumain. Nakaupo lang ako sa loob ng bahay ko, bunamin sa harap ng aming bahay. Wala ako sa kondisyon. Iniisip ko si Regan kung nasaan na kaya ang anak ko. Uuwi kaya ito? Kailan ba ito uuwi? Ano kaya ang kanyang kalagayan ngayon? Ito, Tito Makoy, ang mga tanong ko sa isip ko habang umiiyak akong tahimik sa loob ng aking pakiramdam, Tito Makoy. Sunod-sunod ang sigarilyo ko. Napansin ako ng asawa ko. Oh, ano ba para kang namatayan ng mga alagang baboy dyan? Tanong ng asawa ko, Tito Makoy. Hindi na ako nag-atubili pang magsalita. Wala man lang ba kayong narinig pa mula kay Regan, tungkol kay Regan? Tanong ko, Tito Makoy, sa asawa ko. Tumingin sa akin ang asawa ko, nagtataka sa kanyang narinig ang itsura nito.
Yumuko ako, tapos nagsalita siya. Huwag mo nang ang alalahanin yun. Buti nga't wala siya. Tahimik tayo dito sa bahay. Hindi ka nagsisisigaw. Walang sigawang nangyayari. Wika niya sa akin, Tito Makoy. Tiningnan ko siya ng blangko. Pagkatapos, tumalikod ito sa akin, pumasok sa bahay namin at pumasok sa abing silid. Hindi na ito lumabas. Alam ko, Tito Makoy, umiiyak ang asawa ko sa loob ng kwarto namin. Kilala ko ang asawa ko. Gusto kong hanapin si Regan pero hindi ko alam kung saan mag-uumpisa at paano mag-uumpisa. Kasi noong panahon na yun, Tito Makoy, wala pang social media. Ayaw ko namang ipanawagan sa radyo kasi noong panahon na iyon, tanging radyo lang ang paraan para manawagan kung meron kang nawawalang anak o kaya kung anumang gusto mong ipanawagan. Pero hindi ko ginawa iyon kasi nakakahiya siyempre, Tito Makoy. Ayokong mapahiya. Pero talagang nag-uumpisa na akong mabahala tungkol sa anak ko. Lumipas pa ang ilang taon, Tito Makoy. Ang mga anak kong babae lahat na may asawa. Pero swerte dito rin sila sa katabing bahay namin nakatira. Liban sa bunso ko na dito mismo sa bahay namin nakatira ngayon. Taong 2009, umpisa na ang mamayagpag ang Facebook at mga social media. Lahat kaming mag-anak ay may account. Nag-umpisa na ako, Tito Makoy, na maghanap kay Regan sa Facebook. Ganoon din ang mga anak ko at ang asawa ko. Mahirap maghanap, Tito Makoy. Pag tinatype ko ang buong pangalan niya, ang lumalabas ay mga account ng mga Amerikano, mga kano. Kasama ngang lumabas ang account ni dating US President Ronald Reagan. Sinubukan ko ring mag-type ng pangalan niya gamit ang apelyido ng asawa ko. Pero hindi kanya ang mga account na lumalabas. Hanggang sa namayagpag na rin ang Instagram, naghahanap pa rin kami dito ng aking mag-iina. Ganoon pa man, Tito Makoy, kahit na mahirap, walang magandang resulta pero hindi kami tumitigil. Ang asawa ko medyo natigil na rin sa panunumbat sa akin kasi nakikita na niya na desidido na akong hanapin ngayon ang anak namin. Nangungulila na ako kay Regan, Tito Makoy. Pagpasok noong 2022, Tito Makoy, nung isang taon lang, dibdiba na talaga ang paghahanap naming mag-anak. Lalo pa't nagkaroon tayo ng COVID, kaya ang paghahanap namin ay may kahalong takot na rin, Tito Makoy. Bawat account na lalabas sa Facebook na kaapilyido namin basta hindi namin kilala, tinitingnan namin ang account nito. Mapababae man o lalaki, matyaga naming iniisa-isa ang bawat account. Hanggang sa, "Mama! Papa! Halika kayo rito!" Sigaw ng bunso kong anak, Tito Makoy. Lumapit kami. May nakita siyang isang account ng isang babae, kaapilyido namin. Tapos nang tingnan namin ang mga larawang nakapost sa Facebook, hindi kami nagkakamali, Tito Makoy. Si Regan ang nasa larawan. Asawa ng babae na may-ari ng account, si Regan. Bagamat iba na ang kanyang itsura ngayon, pero Tito Makoy, si Regan. Si Regan ito, Tito Makoy. Hindi ako nagkakamali. Hindi kami nagkakamali. Nagpadala ng message ang anak ko. Nagpakilala siya. Tapos nag-send rin ng friend request. Naka-offline ang may-ari ng account kaya walang sagot nung oras na iyon. Kinabukasan muling nag-login ang anak ko sa Facebook. Laking tuwa niya na meron ng response sa kanyang message. At naka-online din ang may-ari ng account, Tito Makoy, kaya nakipag-chat na ang anak ko sa babae. Kasama na rin kami, Tito Makoy, na nakaharap sa laptop. Tinanong namin ang lahat tungkol sa kanyang asawa. At yun nga, Tito Makoy, na-confirm namin na si Regan talaga ang asawa nito. Kasi maging ang lugar na binabanggit niya ay itong lugar namin. Dahil dito ang asawa ko,
Hindi na Tito Makoy mapigilan ang umiyak. Umiiyak ito dahil sa natutuwa. Maging ako rin Tito Makoy parang para akong sinuntok sa aking dibdib nang makumpirma ko na asawa ng anak ko ang kausap namin. Nakumpirma namin na asawa ni Regan itong babae na may ari ng account. Dahil dito Tito Makoy, sa mga pag-uusap, nagkaliwanagan na, hindi na kami nag-aksaya pa ng oras, kaagad kaming nag-book ng eroplano papuntang Negros. Ang usapan namin, sasalubungin kami ng asawa ni Regan. Nagpalitan na rin kami ng aming mga cellphone number. Kaya, pupuntahan ko na ang anak ko Tito Makoy. Naiiyak ako Tito Makoy. Matagal ng panahon, gusto kong makita ang anak ko. Hihingi ako sa kanya ng tawad, Tito Makoy. At handa ako kung ano man ang maging reaksyon niya, kung ano man ang gagawin niya. Basta Tito Makoy, pupuntahan ko na ang anak ko.